pasukan na naman ng mga bata sa school. Kaya for today's video, gagawa tayo ng perfect na pangbaon sa mga bata. Siyempre, pwede nyo rin tong itinda. Medyo mura lang to, kaya ilalagay ko yung mga ingredients at saka yung nagastos natin sa description box. Madaling-madali lang din to, so huwag na nating patagalin yan at simulan na natin. Sa paggawa ng dough, kailangan natin ng 2 teaspoon ng yeast. Bali, ibublu muna natin to para makasigurado na working yung ating yeast. So, naglagay ako dito ng 1/3 cup ng tubig, medyo lukewarm yun, and then lalagay natin siya ng kaunting sugar. Ilileave natin to for 5 to 10 minutes hanggang siya ay mag-froth. After nun, maglalagay tayo dito yung rest ng ating 1/2 cup ng sugar, 1/3 cup ng gatas, tapos lalagay natin to ng 3 pirasong large na itlog. Kapag nahalo na natin yan, maglalagay na tayo ng 500 grams ng bread flour. Pwede rin ang all-purpose flour. Tapos 1 teaspoon ng salt. And then imimix lang natin yan hanggang wala nang matirang dry na flour. Paboritong paborito to ng mga bata kasi syempre hotdog. Lagi itong nire-request ng mga anak ko para pambaon nila. So kapag ka na-mix na natin yan, tatakpan muna natin to for 10 minutes para hindi na tayo mahirapang magmasa. After 10 minutes, maglalagay na tayo ng ating fats. Meron ako ditong 1/3 cup ng butter. Imimix natin yan hanggang sa ma-absorb na siya nung dough. Siyempre, hindi naman pwedeng laging hotdog lang yung baon. Pwede naman kayo magpalaman dito ng iba. Pwedeng ham, pwedeng bacon, nasa sa inyo na yon. Kapag ka na-mix na natin yan, itatransfer ko na siya dito sa ating kneading table and then imamasahin natin siya hanggang siya ay kuminis at maging elastic. Kung meron kayong mixer na pangmasa ng dough, pwede nyo itong i-mix doon for 6 to 8 minutes sa setting sa number 4. Habang nagmamasa, nakapag-add ako dito na nasa 1/2 cup ng extra flour pang dust kasi mahirap talagang magmasa kapag ka sobrang lambot ng inyong dough. Para mas mabilis, hindi na tayo mag-first proofing. So kapag ka namasa na natin to, diretso na tayo sa pagkakat. So ito ikakat ko lang to between 35 to 40 grams each. Makakagawa to ng nasa 28 to 26 pieces ng dough, so kasyang-kasya to para sa 1 kilo ng hotdog. Hindi lang bata ang makikinabang dito, pati pang merienda nyo, pasok na. Sa mga walang oven, pwede nyo ring i-deep fry yung ating dough para makagawa pa rin kayo. So ang ginagawa ko after natin siyang makat, bali inalalag ko lang siya kaagad ng maliliit para hindi na tayo mahirapang mamaya magbanat ng ating dough. So tatakpan natin to for 10 to 15 minutes para lang ma-relax yung ating dough. Habang ginagawa natin yon, magpiprepare na tayo ng ating hotdog. Siyempre, babalatan natin yung ating mga hotdog tapos kailangan natin silang tuyuin para hindi dumudulas yung ating dough kapag ka iniikot na natin siya dun sa hotdog. Itong ginagawa natin ay common sa mga Chinese bakery. Tanda ko meron din ito dati sa mga panaderya nung bata ako pero yung hotdog parang dinivide sa 10 pieces so talagang kakapiting yung hotdog na nakakain. Pero masarap pa rin siyempre lalo pag bagong luto. Childhood memories ko yung kumakain ako nito, bagong luto, so sarap na sarap ako. Pero pagkagat ko yung magkabilang dulo lang pala yung may hotdog, budol na budol. Pero syempre, kailangan ng mga bakery na gumawa ng ikatutubo nila. Syempre, piso lang yata yung bili ko doon dati pa. So ang ginagawa ko dito, nagliliba ko ng nasa 1 inches each sides ng ating hotdog para kita siya. Kasi mamaya pag umalsa na yung ating tinapay, makukover at makukover din yon. So, iro-roll lang natin to pahaba. Mas madali na siyang i-log pahaba. Nasa 18 to 20 inches yung pagpapahaba natin sa kanya. And then, iikot lang natin yung masa dun sa ating hotdog. Madaling-madali lang naman, kayang-kaya mo yan. Make sure lang na isisil mo yung both ends ng dough para hindi siya bubuka kapag binibake na o kaya ipiprito. Pagkatapos niyan, pagka nabalot na natin sila lahat, i-rest natin to for 40 minutes to 1 hour para umalsa. Ang ginagawa ko kapag nire-rest ko siya sa open air, bali maya't maya ko siyang ni-sprayan ng tubig para hindi madadry. Kung wala kayong mga proofing box, syempre pwede niyong gawin to. And after natin siyang ma-rest at umalsa na sila, lalagyan natin to ng egg wash. Binating itlog lang to, so tas papahid natin dahan-dahan para hindi bumagsak yung ating dough. May mga batang simple lang yung gusto, so yung mga batang pihikan sa mga cheese, sa mga ganon, pwede kayong maglagay lang ng sesame seeds o kahit wala na.
Pero para mas gawing special, mga batang gustong-gusto ng keso, pwede natin itong lagyan ng cheese, ng onion chives, ng corn, pwede rin, nasa sa inyo na. And then lalagyan natin to ng mayonnaise. Pwede rin kayo maglagay ng mustard tsaka ng ketchup. And then ibibake natin to sa preheated oven na may 180 degrees Celsius for 20 to 25 minutes. Yung mga hotdog bun na merong cheese, mas matagal ang baking time nun. So iintahin nyo siyang mag-brown ng level na gusto nyo. Kung gusto nyong brown na brown, iditustahin natin yan. Pero pag gusto yung medyo mas malambot, syempre huwag nyo ka-brownin yung inyong tinapay. After baking, pwede nyo pa itong brushan ng melted butter para lang mas maganda yung itsura niya, mas makintab, mas mukhang moist. Tatagal to ng nasa 2 days, pero syempre mas masarap tong kainin mula sa isang araw na pagkakagawa. Perfect pang baon, perfect pang merienda, perfect pang negosyo. Bali ito, benta ko dito dati, 20 pesos each. Ngayon, hindi pa ako nakakapag-posting, mamaya gagawin natin yan. Pero sa isang kilo ng hotdog na regular size, nasa 30 pieces yon, so meron pa tayong sobra. Kaya maghahanap kayo talaga ng mga murang supplier para syempre dagdag na tubo na rin yun. So sana ay nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong mali-alutong tinapay. Bye!